yung pagtulong mo sa kapwa kahit na yung life mo yung at stake. Kailangan ilugar din natin yung pagiging matapang natin. To me, that is being courageous. Yung simple act na being yourself. Is making art courageous? Yes. Ahay, ahay, saan ka pwedeng bumili ng pisong sukat asin, isang stick ng sigarilyo, isang piraso ng papel, isang kilo ng simento, isang gatang ng bigas. Dito lang sa Pilipinas, only in the Philippines. Ahay! Ahay! Ako si Nina Ducalios, also known as Miss Jel Cabrera. I'm a professional tattoo artist. Two street artist, member ng Pilipinas Street Plan. Hello, I'm Minihaha Calieja, tattoo artist at Applehead Tattoo. Hello, I'm Budget Tan. I am a copywriter during the day and I write comic books at night. Hindi lahat ng tao kaya magpatapos ng tattoo. Hindi sa lalaki yan or babae. Patulad ng ginagawa namin sa street art, kailangan maging malakas ang loob mo. Kasi napakaraming delikadong kailangan mong kaharapin. Lalo na sa skin art, kailangan mo maging matapang kasi there's no turning back. Once ma-apply mo na yung tinta sa balat, wala nang remedy yun. If you are trying to tell a story that no one else would dare tell, to do it and put it out into the public is, I think, is a big act of courageousness. Para kasi sa akin, yun yung highest form of art. Kasi sa canvas, pagka nagamali ka, patungan mo lang ulit. Hindi ka itapon mo. Hindi ka gaya na sa balat. Kailangan may ano ka ng perfection eh. Medium na ginagawa namin, which is spray paint and paste up, to create an art on the street. Besides the art itself on the skin, yung idea na it lives with the canvas, for me, yun yung beauty nun. Pinoy comics, and they, you know, they look at you with disdain. Ah, Pinoy comics, alam po na yan. But then they suddenly pick up our books, and they are surprised. Hindi nila makita na art eh. Kasi ang papa ko, conservative, traditional type ng parenting sila. Parang ano lang daw yun, pang kriminal, pang, kumbaga parang pan, dumi lang daw sa balat. Tapos, ano ba sa masama daw, mag-tattoo, ganun-ganun. Sabi ko, hindi naman po eh, kasi, kumbaga parang art siya. Kasi tinuloy-tuloy ko pa rin. Ngayon medyo na-appreciate na nila eh. First drawing ko, naalala ko, papa ko kasi nasa abroad. Nagpapadala ako sa kanya ng sulat, gamit ko stationery, maliit. Ang ginagawa kong drawing ako ng stick figure ni papa, ni mama, tas ako, tas yung dalawa kong kapatid. Wala pa kasi yung bunso nun. Tapos, airplane. Mga schoolmate ko naman, tamad gumawa ng project. So, pag magpapadrawing sila sa akin, sige, ako gagawa ng project nyo, pero 10 pesos per page. Or di kaya, kasi uso po dati yung Tasmanian Devil, Tweety Bird, yun. Kung gusto nila ng sarili nilang ganun, babayad sila sa akin, 10 pesos each. Pero colored na. Nung 16 years old ako, sa Santa Lucia, may nakita ko nakalagay doon, wanted henna artist. Hindi ko alam ano yung henna, I have no idea, kasi tattoo, hindi open sa amin yun eh. Pero in-applyan ko kasi artist, nakalagay. And then pinag-drawing-drawing ako doon. Tapos sabi sa akin, sige, pasok ka na kinabukasan. Pero hindi ko pa rin alam ano gagawin kasi pinag-drawing lang ako. Pagpunta doon, yung pala, may applicator, tapos yun nga yung gagawin. Yun, doon nag-start. Gloves, ink caps, tapos kung ano pa accessories. Work area din naman to, pero ngayon, nililis pa lang siya. Akin na yung shop February 2005 pa lang. Pero ang services lang yung henna and body piercing. So mga accessories. So nag-start yung permanent ng 2006.
I had this client, ang name niya si Kuya Faye. Bakit daw hindi ako mag-permanent tattoo? Sabi ko, ayoko kasi natatakot ako makasira ng balat. Sabi niya, hindi, sige, ako pag-practicean mo. Pero, syempre, wala bayad kasi ginagawa mo na akong ano eh. Experiments. I have over 20 tattoo machines pero ang ginagamit ko lang talaga, favorite ko, 4 na piraso. First challenge sa akin, yung ma-earn yung trust ng client. Kasi when I was starting, they would always ask me na, you're a girl. Marunong ka bang talaga mag-tattoo? You really know what you're doing? Parang yung doubt saka yung discrimination at first. Sinasabi ko na lang na hindi naman po ako papasok sa ganitong trabaho kung hindi ko yung panindigan. Tapos, eventually, nag-pay off naman yung, ano, yung effort, yung tiyaga. Naman eh, parang, kasi wala akong mentor, so ang ginawa ko, ano lang, basa ng libro, tingin ng magazine, tsaka wala, dahil nga wala akong workshop, hindi ko alam kung paano yung proper shading, hindi ko alam yung, hindi ko nga alam yung color wheel eh. Lately ko na lang nalaman yun eh, basta tinitingnan ko lang yung mga gawa ng mga galing na artist, and then inaaral ko mabuti kung paano yung flow sa design. This is the most important equipment, this one, ginagamit siya pang sterilize ng mga tools. Number one reason, gusto nila makiuso. Kasi uso ngayon yung tattoo. Second reason, memorabilia. Kunwari, heartaches, hindi kaya para sa family. Tapos, last reason, parang trip na lang. Yun, gusto lang nila ma-experience. I have a client, football player siya sa California. And yung arms niya talaga malaki. Parang yung arms niya, legs ko na. First time kong gumawa ng straight na 13 hours tattoo kasi ayun, kahit napagod na ako. As in, dito siya ginawa. Sobrang nahilo na nga ako eh. Baga parang, sige, inom na lang ako ng ano, ng energy drink para matapos ko. But at the same time, kahit napagod ako, nandun pa rin yung parang determination ko, yung focus ko na kailangan. Maganda yung pagkalabasan ng tattoo. Kasi, he's going out of the country, some other people will see it. Parang ibang race, makita yung tattoo. And then pag tinanong, sino gumawa? Tapos kung pangit, parang nakakahiya as Pinoy. Then after 3 months, he came back here. He asked me to do another tattoos for him. Pagka nasa US naman daw siya, every time, kasi lagi siya nakasando eh. Lagi niyang sinasabi na, I feel Pino did my tattoo and not just a normal, ano lang, Pinoy. She's a girl. Parang nakakatawa. Hindi ko na-imagine before na ipupursue ko yung pagiging artist ko. Kasi akala ko lang dati mahilig lang ako mag-drawing eh. Ang naalala ko lang nung bata ako, mahilig ako mag-drawing dun sa mga isasupot ng pandesal. Parang mas naging active ako mag-drawing nung nasa ano na ako eh, grade 3 to grade 4. Hindi ko pa alam yung mga art materials eh. Hindi ko alam na kailangan bumili ng mga sketchpad. Minsan nga nagagalit sa akin yung mga professors ko eh, kasi mas marami pa yung drawing ko kaysa dun sa mga lecture na nakasulat. As parati akong sumasali ng mga painting competition. So, yun na yung kinuha ko. Nag-fine arts na lang ako. Agaring ano yun? Dari Lopez? Iba dito, di ba? Member ako ng isang parang propaganda movement sa isang university. So, gumagawa kami ng mga graffiti, mga posters na more on mga political grievances. Na-realize ko yung ano niya eh, yung power niya eh. Bakit hindi gumawa rin ako ng art na based dun sa medium na ginagamit ko, which is spray paint and wheat paste. Simula dun sa political agenda, nag-ship siya ng team into a artwork na talaga siya. No, nagsimula siya, ano lang, stickers. Kung saan-saan ko lang siya dinikit. Tapos from stickers, nag-evolve na. Ginamit na namin yung spray paint. Kung saan-saan lang din. Ang pinaka-spot na pinipili namin is yung spot na maraming taong makakita. Yun yung goal ng street art eh. Para ma-educate mo yung public dun sa art na ginagawa mo. Parang ayoko magkaroon ng boundary yung art ko na para sa mayaman lang, para sa mahirap lang. Parang gusto ko, every level ng tao, ma-appreciate yung art na ginagawa ko. Ang purpose ng art na ginagawa ko is mapasaya yung tao eh. So, kung pipili ako ng particular audience, parang hindi ko mapupulpil yung gusto kong mangyari. Ano ba school project? Ako yung first
objective ko kung bakit ko ginagawa yung mga street art ko. Gusto kong maramdaman ng mga viewer, ng mga masses, yung saya, yung kulay. Kasi most ng mga artworks ko is makukulay, parang mga candy colors. Idea ko kasi, lalo na pag nasa city ka, sobrang gulo ng city, sobrang crowded. Gusto ko kahit paano, mapasaya sila. Yung first process ng paggawa ko ng street art, una is idea muna eh. And then yung idea na yon, itatransform mo siya into a reality. Ako, ang napili kong medium para matransform siya into a reality yung idea is yung metal sheet, yung manipis na parang yero. Sketch ko siya, tapos i-cut out ko yung yero, and then pinturahan ko hanggang sa ito, hanggang sa maging ganito na siya. And then yung pinaka last process, yung pinaka masaya. Pag-i-install mo na siya sa street. Nandun na yung real challenge na ano, parang adrenaline rush. Pagka nag-i-install naman ako ng mga street art, mas gusto ko umaga siya eh. Pero minimake sure ko rin na hindi ako magke-create ng chaos dun sa isang lugar na yon. So, mas mabilis, mas maganda. 1 minute, yun na siguro yung pinakamatagal na pag-i-install. Na kahit mahuli kami or kahit masaktan kami, parang part yun eh, kung paano mo mapapaintindi dun sa mga tao yung art na ginagawa mo. Yun yung mas lalo magpupus sa'yo kung bakit mo ginagawa yung street art. Kasi para sa akin, sila yung inspiration ko eh, yung mga taong naniniwala dun sa mga ginagawa ko. Pag sinabing si Whoop, ano yan, gumagawa ng mga street art installations yan. Dahil doon sa napakasimpleng idea na naisip ko, parang nagkaroon ako ng sarili kong identity. Since bata pa po talaga ako, mahilig na akong mag-drawing. Tapos, gumagawa ako ng sarili kong mga comic books. Mahilig akong mag-drawing sa sarili ko. Kaya na-realize po ng father ko na may fondness ako sa mga ganun. So, lagi niya sinasabi sa akin na huwag ako magpapatatok. Meron po akong pinupuntahan laging shop. Sa tattoo shop called Black Strawberry. Doon ko rin binibili yung mga weird ko na get up. I used to get laughed at dahil sa mga pinagsusuot ko. Nanonood po ako lagi ng mga nagtatattoo doon. Tapos, I secretly wished to have one for myself. So, I kept it for a long time, yung longing ko for tattoos. Until I met Ryan. Siya po yung nag-inspire sa akin na magpatato. Nagpatato po ako sa Skinworks Tattoo sa Cartimar kay Ricky Santa Ana. Ito po yung pinagawa ko. Mermaid. It represents my fondness for the unknown. Ito gawa ni Minnie nung di pa siya marunong. Di pa siya marunong. Ay, ikaw rin niya. Oo, kanina. Siya ang gawa ko. Ako gumawa nun. Tapos ito yung gawa niya. After po ako magpa-tattoo nito, parang we want to take a shot at it. So, kinausap po namin si Ate Camille. Si Camille Batuigas po, siya po yung owner ng Cherry Bomb Shop Tattoo Supplies and Apparel. Siya din po yung nagmamanage ng Skinworks Tattoo. Every time may free time kami off school, nagpupunta po kaming Skinworks to learn. I was Dean's Lister. Tapos, ka-baby po ako, kami ni Ryan. Na-discourage yung parents ko. Hindi na raw ako makakatapos mag-aral kasi nagpa-tattoo pa ako at saka nagtatattoo ako. So, parang feeling nila, misdirected na ako. But then I finished my schooling after lumabas si Cloud. Yung thesis ko po, ginawa ko siya out of my love for tattoos. I earned the award for outstanding thesis of the year. What I did is illustrate tattoo designs from A to Z. Tapos I provided the meanings of each tattoos. Yung mga first clients namin, mga kaibigan namin, tapos yung iba po, yung mga bigla na lang po kaming mini-message sa Facebook. They
take it as a representation of a turning point in their lives. Yun po yung masaya sa trabaho namin. You make friends. Iba't ibang tao, iba't ibang stories. They do it for fun, for experience, to adorn their bodies. They think it's cool, and I think it's cool. Lagi naman pong challenge tuwing magtatato kasi dapat as a tattoo artist, lagi mong isasaisip na mag-ingat, galingan, kasi it's forever on a person's body. Bali, side job ko po yan pag walang client. How much do you sell that? Depende po sa design, pero 1K. Sa amin po kasi, we specialize in traditional flash tattoos. Flash meaning the design is drawn rapidly. Tapos ipapakita mo dun sa magpapatato. They'll have to choose what they want or kung gusto nila ipamodify, we'll modify it on the spot. Ang specialty ko, mag-drawing ng mga gypsy heads. Ang ibig sabihin po ng gypsy head sa tattoo lore is good fortune, prosperity, good luck. Nothing beats the feeling of them loving your art. We built this studio with our own hands. We started from zero. So from there, I earned the respect of my parents. And I'm happy about it. I always wanted to do a comic book, but I couldn't. I mean, I soon realized after I saw how my brother would draw, papangit pala ako mag-drawing. So I thought, I'll just focus on writing. So I thought I needed to find somebody who could draw really well. This is the first one. I grew up in the TV station. My dad was the general manager of TV networks back in the 70s. I have no memory of this, but my mom keeps telling me that I grew up in the TV station and that all of the celebrities loved me. So now they don't know me. It was a pretty fun childhood as far as I remember. Yeah, we were a bit spoiled, I guess. We got the toys we wanted. We got to see cartoons ahead of other kids. And when I got into Hardy Boys, they got me the whole collection. Same with comic books. That was a weekly ritual for me and my dad. That's when we met everyone else from Alamat and we said, let's make an anthology, let's continue. I was a big X-Men fan back in grade school. And I saw this character, Wolverine. Is he the bad guy? How come he has claws? And how come he's like ripping through people? But suddenly you realize, you discover who this character is all about. It opened my mind. Parang, what an interesting character. Again, this first came out Xerox, but eventually we had the put together the funds to release it as a print. I think it was around grade school when I did my first comic book. My first comic book character is called Cosmic Man. I made another comic book called Lightning Hawk, and then I had a comic book called The Computer Creeps. At that time, Marvel and DC had come out with origin books on how a character got his powers, what's his history, where is he now, and we thought, let's make our own. That was part of how the love for comics and the love for writing and creating, I guess, started. We got Summit to come up with a full color book. Will Sportasio, of course, is the Filipino comic book artist who became successful in Marvel. Through Phone Brigade and through Beepers at that time, they were able to bring together all of the local comic book creators who was active at the time. So he said, instead of you guys doing things on your own, it would be better if you do things together. And you can still do your own thing, but just make sure it all happens under one logo so that every time somebody sees it, they know, oh, that's Pinoy made. And that's how Alamat came about. And then this was Jerry Alanguilan's work. So came out with this one. And again, we had, which is why nagsawa na nga ako sa parang we had plans like, oh, this will run for 50 issues or whatever.
When we started Trece, Kajo was working in McCann Erickson. At that time, I was working in Harrison Communications. And he texts me out of the blue and says, hey, let's make a comic book. And he said, let's make a 20-page comic book. Sabi niya, if you can give me a script, I promise you that I will do a page a day so that at the end of 20 days, you would have 20 pages. I wrote a script and that became Trece. For anything art-based, I would leave it up to him. We take things that Pinoys grew up with. The scary stories of the Manananggal and the Tikbalang and Tiyanak and Nuno sa Punso and present them in a new way. Jay Tablante, last year, he did an exhibit where he got talents to dress up like Rogue, like Storm, like all of these. We placed 7 stories of Trece online, so you could read everything on the Trece website. And since each story is designed so that it's a complete story in one reading, they keep coming back. Or it's made them by the book. It's selling well. So if winning an award will make people give us a second look and go, uy, may gawa palang ganyan ng Pinoy. And not make them doubt na parang, eh, gawa ng Pinoy yan eh. That's the worst reaction you can possibly get. Almost insulting to the fact na, ah, gawa ng Pinoy yan. It's funny that they can't believe that the Pinoys can't do something of this quality. Likas na sa mga Pilipino yung pagiging matapang nila eh. Yung iba, kahit alam nilang makikipagsapalaran sila sa ibang bansa, iiwan nila yung loved ones nila dito, kailangan buo loob nila. Big examples of Pinoys showing courage have been seen through history and are the ones that have involved wars or revolutions. Going against the norm. Kasi pagka Pinay ka, parang restricted tayo na kailangan ito lang gagawin ng babae. Ang model ko for courage, madami, pero nasasabi ko, yung father ko, lahat ng wisdom, lahat ng sinasabi ko ngayon, galing din sa kanya. My dad died. I don't know if it was courageous, but we had no choice. But, to, you know, me and my brother and my mom had to find a way to keep moving on, to survive. Iniisip ko na lang na kapag ka nagpatalo ka sa anything na negative, walang mangyayari sa buhay ko. Hindi ko matutulungan yung parents ko, hindi ko matutulungan yung mga kapatid ko. Yung pagiging matapang na ngayon, hindi na yun yung concept dati na may baril ka, may armas ka, matapang ka. Kailangan mas matapang ka na ngayon sa isip mo. Somebody who's matapang, hindi siya takot sa sasabihin ng iba. He just lives his life to the fullest. Yung mga discrimination na naramdaman ko before, yung mga ginagawa sa akin ng mga tao na hindi maganda, yun yung nagpapalungkot, pero yun din yung tumutulak sa akin pataas. It might not necessarily mean being brave enough to do something, but it means being able to take a risk. Simula nung una, pinagtatawanan yung mga ginagawa namin, parang sinasabi, masyado na kami na-impluensya ng ibang kultura. Pero para sa amin, break namin yun eh. Kasi naniniwala kami na hindi mo kailangan limitahan yung sarili mo. Yun ang wala ako dati. Na through time, through the years, na-develop ko siya. Yung pag-arap sa tao, yung pagiging confident sa gawa mo. We kept on doing the comic books even though we weren't earning from it. And even till now, I mean, the royalties we get from our comics doesn't really mean we can quit our day jobs yet. Lahat tayo, problema natin yung source na pagkukuha mo ng pangangailangan mo sa pang-araw-araw. So nung dineside ko siya na hindi siya for sale, parang yun yung pinaka matapang para sa akin na nagawa ko sa sarili ko. Importante po sa buhay ang maging matapang kasi all of life is a risk. Face fear square in the eye. Standing up to take that risk, whether it be risking your life for something that you believe in, risking your reputation when you make a stand, when you make a statement. Kailangan inner strength. Palaging ganun. To be able to help others, kailangan tulungan ko rin muna yung sarili ko. Kasi kahit may tulong from outside, kung ako mismo magpapakalugmok lang ako sa situation na yun, walang mangyayari. At kung para sa yung tapang na ibinuhos mo, kung ano yung sa huli, ano yung cost niya. Para sa akin, kung talagang matapang ka, gawin mo yung mga good cost.
ahahahay. Saan ka pwedeng bumili ng pisong sukat asin, isang stick ng sigarilyo, isang piraso ng papel, isang kilo ng simento, isang gatang ng bigas. Dito lang sa Pilipinas, only in the Philippines. Ahay! 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 Saan ka makakatagpo? Sa bawat banyo ng tabo, sa halip ng hintuturo, ang panturo ay nguso. Bukang bibig, malapit lang, tatlong bundok man ang layo. Dito lang sa Pilipinas, only in the Philippines. Ahay! 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 Saan ka makakarinig, palayaw na makukulit.